guys. Eto, ngayon, magluluto tayo ng dried mushroom. Eto, guys, binabad muna natin siya sa tubig para matanggal yung mga kumapit na mga dust o mga dumi-dumi. Tapos, hugasan natin siyang mabuti. Itong klase ng mushroom na ito, guys, yung karamihan talaga nagugustuhan ng mga among mga Chinese. So, ayan, after ng pagkababad, magagayat lang tayo ng onion. And then, ipa-fry siya na parang yung sa normal na fresh na gulay. Lagyan na rin natin siya ng konting tubig, ng asin, ng konting chicken powder, sugar, at saka sesame oil. And then, a little bit dark sauce para mas gumanda yung itsura ng ating dried mushroom. Sa mga nandito na mga kakunyang, I know na alam na alam nyo po ito, guys. Dried mushroom na to, malasa siya, masarap siya normally, pati sa mga adobong, pag magluto kayo ng adobong chicken, eto guys is napakayami rin na ilagay at ilahok sa adobong chicken. Yan po yung ano niya. Pero ito, 39 na lang natin para mas mapadali yung pagluto. At saka plainly mushroom lang po yung taste na walang halong mga karni-karni. So yan, keep on stirring po siya hanggat sa matuyo yung tubig na inilagay natin. Kasi since nababad na po siya ng matagal, eto naman guys, madali na lang siyang lutuin. So, once in a while, halo-halo lang din natin para hindi po siya masunog. And then po, yung kanyang fire is low fire lang kasi kumbaga pinagsisink in lang natin yung mga ilagay natin na pampalasa. Sa mga nag-aaral magluto ng Chinese food, isa po ito sa napakadaling i-prepare para sa mga amo kasi ibababad mo lang siya sa isang tabi and then iwanan mo na and then later on hugas para malinis naman yung ating, although malinis na po siya guys, ang ano lang doon is just to make sure na yung ating niluluto ay malinis. Napakayami po nito. Masarap po ito, guys. Masarap po yung lasa niya. Kahit nga po wala nang timpla na yung pagkababad lang, meron na rin pong lasa. Imagine mo yung mushroom po. Sa totoo lang, mahal ang dried mushroom. Halo-halo hanggat sa we feel na yung nilagay nating tubig ay na-absorb na nung ating mushroom. Kadalasan po kasi yung fresh mushroom, nagtutubig po yan ng kusa. So, ito namang dried mushroom kasi napadry na nga siya. Ito guys, kailangan natin siyang lagyan ng tubig para naman ma-absorb niya yung mga lasa. Yan guys, ang ating mushroom, dried mushroom is about to ready na po. Ready to serve. Ahunin na natin.
Yan ang para sa mga amo. At syempre, huwag kakalimutan magtira para sa sarili para meron kayong lakas na mag-serve sa mga amo. Yan. Ito pa po yung dried mushroom na ginisa. Isa-gisa-isa. Yan. Isa na po yan sa dish natin, which is very simple. Second one, ito po yung inisto na beef. So, madali lang din po ito. First, blanch po yung beef. Inilagay na po sa kaserola. And then, boil, boil, boil. Medyo long nga lang po yung time neto. Time consuming yung pagluluto netong beef stew. Then, kapag naluto na po natin, so after ng ma-blanch, silagay na po natin lahat ng mga ricado. At yan po, pakukuluan lang ng pakukuluan. Next naman po natin sa kabilang lutuan is yung very, very simple na pagbisa ng hoisan. Siguro naman po lahat ng mga kakunyang rito sa Hong Kong, alam niyo po kung ano itong hoisan na to. Very popular. Kilalang kilala kahit na nakatikit. Anuhin mo lang, hawakan mo lang. Alam na yun ay hoisan. Paborito ko po ito na gulay. So yun, depende kasi yan sa amo. Minsan gusto nila garlic lang. Pero dito gusto nila onion lang. And then just put again sugar. Chicken powder. Gumagamit ko dito sa bahay ng chicken powder. Tapos asin. And then tubig ulit. Tapos hayaan lang po natin na maluto. Yan lang po natin. Halo lang natin ng konti. Yan. Tapos, normally, alam ko yung iba, tinatakpan nila yung kanilang hoisan. Lalo na ito, hindi na natin kinat. Yung isang buong talaga siya na kwan, na hoisan, hindi na natin hinati sa gitna. So, ito, it takes a while din. Siguro nasa 3 minutes na iginisa yan. Baliktad lang, ganyan. Yeah. So, ito yung mga simple dish na pwede nating i-prepare sa ating mga boss na garantisadong healthy and then yummy and at the same time, easy to prepare. Hindi na sobrang magpakapagod si kunyang. Kundi ang nakakapagod lang talaga is yung mag-isip ng kung anong i-prepare just to please ang mga boss. Yan. Halo-halo. Halo-halo sa Ilocano. Kiwar-kiwar lang. Kiwar-kiwar lang. And then, let's just wait until done. That's it. So, ito po, hinango na rin natin ang beef stew. Yan. Wow. Yan. Ready to serve na rin po ang ating beef na may carrots, na merong preserved vegetables. Very nice looking. Talagang mamahalin kayo ng mga amo nyo kapag natikman yung mga ganitong klaseng luto. So yummy. So meron yung preserved vegetables. Nag-aagaw yung sour niya at saka yung sweetness niya. Yan. Ready na po. See? Ito namang ating gulay is about to ayan. Take out na. Magic! Okay, so lunch is ready. Meron pa tayong isang i-prepare guys, yung
Ayan, ang bango. Nakakagutom. O, yung next natin na gagalawin is Shanghai noodles. Ayan. It is real tasty and yummy and healthy. So let's go to the another recipe po. Ito po yung Shanghai noodles. So ito po yung minced pork na merong corn. So iginasa lang po yan siya, and then nilagay si minced pork, and then together with the soup. Ayan po guys, isa po ito sa pwedeng pang lunch or pang dinner, depende na po yan sa amo nyo kung anong prefer nila. So itong sauce ng Shanghai noodles ay minced pork lang po na may toyo, same condiments din po yun yung sugar, light sauce, dark sauce. Shanghai noodles. Kailangan guys yung fresh ating na bagong luto yung noodles, otherwise hindi na siya masarap. Shanghai noodles. Okay, bring it. Okay, ating here. So sa mga nagtatanong kung on how to prepare, just follow my vlogs lang po o mag-message lang po kayo. And then I'm very much willing po na i-share kung paano po yan ginagawa. Ayan po yung mga vegetables ng ating Shanghai noodles. Kasi hindi pwedeng yun lang din ang